diniwang ng Pambansang Araw ng Watawat ay ang paggunita sa 12th dekada ng anibersaryo ng labanan sa Alapan. Bali 120 years no, ang ating pong Battle of Alapan at sineselebrate po natin to taon-taon no, at dito po kasi nangyari yung makasaysayang labanan, tinatawag nga po natin ang Battle of Alapan, kung saan after yung second phase ng revolution ni General Emilio Aguinaldo, dala po niya yung bagong flag, yung bagong watawat po natin ng pandila na ginawa po ni Marcial Agoncillo. Dito po nagkaroon ng bautismo, baptism of fire. No, ibig sabihin, victorious battle po nung ating flag po na yon, no? Kaya nga po, dito una napawagayway yung ating pong bandila. Kaya napakalaki po ng significance ito sa ating pong bansa. Sapagkat ngayon nga po, kinukommemorate natin bilang isang bansa, kasabay po ng Battle of Alapan, yung tinatawag po nating Araw po ng Bandila. Dinaluhan ng event ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, taga National Historical Institute of the Philippines, mga sundalo, pulis, BJMP, mga empleyado at estudyante. Kabilang sa naging programa ang pagtataas ng bandila, pag-aalay ng bulaklak at isang press conference. Naganap mismo ang programa sa lugar kung saan nangyari ang Battle of Alapan at sa mismong bayan ng tinagurian na flag capital ng bansa, ang bayan ng Imus. Ang event na ito ang nagsilbing hudyat para sa pagsisimula ng paggunita sa 120th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Pagpapahalaga sa watawat ng bansa, simbolo ng katapatan at kalayaan ng ating bansa. Sana maipakita po natin ang totoong pagsasapuso, no? At atin po laging ipakita ang ating pagmamahal sa ating pong watawat. Sapagkat alam naman po natin ng ating watawat na ay sumisimbolo sa kasarilan, sa ating pong pagiging isang Pilipino. So ngayon nga po ay meron po tayong Wagayway Festival dito sa ating pong lungsod at sana maipakita po talaga natin yung ating pong pagmamahal sa ating pong bansang Pilipinas.